Okay, we have a question from at Archok16. Ang tanong niya, Doug Kramer versus Freddy Abuda, head to head, who will win? Doug Kramer. Ano ba ito, suntukan? Doug Kramer. Suntukan, wala ko mananado dito. Nagkaganon yung bicep yun eh. Bicep shot yun. Alam mo ba ayaw niya yung bicep shot? Alam mo ba? Okay. Ayaw na ayaw niya yung term. Tricep shot. Tricep naman. Ayaw yung tricep. Ayaw na ayaw niya. Sabi niya, I absolutely hate it. Why, Doug? Because I use my legs. Tumatalon naman din. Mukha lang ba yatang isang ano, bicep lang yata yung ginagamit? Hindi, kasi hindi naman yung pag, yung ano eh, the way you shoot it. Oh, parang... Bago mo itiro, gusto mo na ipakita yun. Feeling ko yung pinaka-bicep shot si Ali Big dapat eh. Bakit galit na galit yun? Ba't galit na galit kayo na sa amin sa bicep shot? Ayun na nagpausun. Hindi, ito nga yung problem. Hindi, pero yung salita na salita ng bicep shot. Pero kang bana ko eh. Jigs mo eh. Naririnig ko sa likod ng utak. Bago. Uisit naman. Ano naririnig mo? Bicep shot, bicep shot. Ganun? Bicep shot. Bicep shot. Sipin mo yung ano, titira ka, no? Oo, katama. Hindi si Jai, naglalaro siya dun sa ABL. Nag, oo, iba bicep curl lang. Parang narinig mo siya sa Araneta. Bicep curl! Okay, anyway. Abuda. Anyway. Now, it just so happens, si Doug, sa sobrang bata ni Doug, no? Hindi niya kilala si Freddy Abuda. Okay? So yung matalang... No, disrespect. I wasn't watching that much TV. The big names I heard before were Alvin, Benji, I heard about si... Jaworski, Jolas. Yun yung mga narinig din ko before. Yun lang. Okay. Yun lang yung ano. Busy pa siya sa bagay, nagbabike siya dun sa... Nagbobot ng... Tsaka nagbaboting boat. Ayun, doon pala maka... Oh, yun. Sa Burnham Park. Sa Burnham Park. Sa Burnham Park. Payat niya na. Uuwi pa rin sa bicep, ha? Payat ni Doug dati. Oh, okay. Sakta mo na lang yung quadricep ni Mabuto. Mamaya. Dapat ano, unexpected. So, partner, i-explain, i-describe mo naman si Freddy Abuda kay Doug. Ika ang tawag nga dun is Mr. Basurero. El Basurero. Kasi laging ano yun, offensive rebound, putback, yun ang laro nun. Hindi nagkikreate. Mabibigyan lang yun ng libre, last minute saka titira. So in other words, Doug, parang rin daw Basurero. Okay lang. Ako but, naman. Yun ang kailangan. Accepted role naman ever since college. And si Abuda, ano, maraming so, playing minutes. So naglaro yung... Naglaro yung Barako, the Basurero with the bicep shot. Sa lawang mabantot naman yun. No, but, pero, Freddy was well-loved. Ay, ang daming fans, gustong-gusto kay, kasi, ano siya, he's tireless, he's selfless. Anong team siya before? San Miguel. Saka panapat sa import siya. Paano yan, import stopper. He does all, the dirty work. Yung ayaw gawin ng mga player, yun gagawin niya. Oh, ano, role practice, player. Ganyan. Naglalaba, nagbubanglag. Umisi na maaga. Ayaw naman player. Diba? Two a day, ganyan. Ako gusto ko yun kasi talagang kailangan ko ng team na yun. So if Carlo, if you try to imagine, one-on-one, Freddy Abuda, who's an import stopper, against Doug Kramer, who's also an import stopper, who's going to win? Mas marami yung minuto ni Freddy Abuda eh. Ngayon. Babad siya sa San Miguel. Okay, pero yung isang nakikita kong medyo parallel sila. Silang dalawa, hindi mabilis yung pag-angat ng career. Si Freddy Abuda parang tahimik muna for so many years. Then, nung napansin na lahat na masipag siya magtrabaho, dun siya biglang sumikat. Sumikat si Doug, ganun din eh. How long did he last then? Like, 2 years. Sobrang Na-break kasi yung bibig. Okay, start si Freddy, pure foods yun. Nag-start. Pure foods pa yun. Pure foods, at saka siya nag... San Miguel. 15? 15? 15 years yata. Ang naglaro nun. Matagal. Pero yun nga, natatanda ko talaga, mahal na mahal siya ng mga fans. Yeah. Because yung work, diba, work ethic, di ba? Grabe. Saan, hindi siya, hindi nananakit, basta physical lang siya. Tagal nang laro nun, dumidede pa ako. Saka dumidede. Nang Alaska. Favorite ko yung Alaska. Alaska. Kung manang buhayin yun, nasiingit ko. Pinipilit ko na kalimutan eh. But, ikaw ba, Doug, do you want to be known as someone na tireless, selfless, you do the dirty work, bantay ng import, you don't care about ganito, ganyan. Basta, you do the job. For me naman, you guys know my skill set. I'm not a back down, dribble up guy. Ano nga ba skill set?
I'm a weak side player. Weak side player that will assume that every shot is a miss, and that's. And then you go for the rebound. I go for the rebound. I get my points off drop passes and getting offensive rebounds. That's where I get my offense from. And occasional jumper if I'm free. That's pretty much my role. And I take pride in rebounding and in defense. Oh, Freddy lang. Mm-hmm. So in that case, you can say that yeah, we are the same. But I don't know. Maybe he has more of an offensive game than me. I don't know. But sino lamang offense? Sa kanilang dalawa, Benji. Mas ano si Freddy kasi medyo masyadong malapit kung tumira. Oh. Ito na. May baseline ng 17 footer. Na lang daw. Ang daw tawag doon. Bicep. Eh, di ba sabi ko, sabi mo, bicep. Ibigan ko to ngayon, katabigan mo. Sipin mo, sa practice, 500 shots a day, oh, naiisip yung pangalan mo. Kahit 1,000, naisip ko pa rin. No, but alam mo, that I think it's an honor for anyone to mention your name along with Freddy Abuda's name. Because I don't know anyone na yung parang hindi type si Freddy Abuda as a player, di ba? Wala. Pero pagkaalala ko sa kanya, siya yung tipong masarap kakampi pero nakakainis kalaban. Mm. Oh, ito nakakainis to, di ba? Oh. Sa kayo yung player na pag nainis kahit hindi kakampi. Kahit hindi kakampi. At saka anong team ni Freddy Abuda? San Miguel. Lapit na. Ooh! Napapasabot ni paminsan. Barako Bull, anyway. Pwede.